Hi guys, so welcome sa ating module 9 entitled Poisson's Ratio. So para malaman natin class kung ano yung Poisson's Ratio na yan, so proceed na agad tayo sa discussion natin. Okay, so let's first consider yung figure na to class. Okay, so makikita mo dyan is meron tayong material. Okay, so rubber material yan class na subjected ngayon sa compressive load P galing dito sa dalawang metal plate na ito. Okay, so initially, meron siyang length L. So, once na sinubject natin siya sa compressive load P, so, alam naman natin, class, na magde-deform siya, di ba? Na magsha-shorten siya. So, ang effect niya is ganito. So, from the initial length L na ganyan kahaba, so, siya ay sumikli, nag-shorten. So, yung shortening na yun, yun yung sinosolve natin before na axial deformation. Okay? Ngayon, class, so, if you recall class that the ratio between the deformation to that of the length L is tinatawag nating strain. Kaya ngayon naman class, kukunin natin yung ratio nitong deformation na to dito sa length L niya. So yun yung tinatawag nating normal or axial strain na na-discuss na natin before. Ngayon class, kung susuriin natin maigi yung figure na to, hindi lang naman siya nag-deform actually. Okay, no, hindi lang yung length L yung nagbago. So, kung makikita mo dito class, meron siyang, let's say, width or diameter ng rubber. So, yung width niya is ganitong kalaki lang before. So, once na sinubject natin siya sa compressive load P, so, na, sa reality pala is naapektuhan din yung lateral dimension. So, kung ililipat ko yan dito, so, nakita natin class na hindi na sila pantay, no? Meron ng increase dito. And then, yung pag-increase niyan ngayon dun sa lateral dimension na yan is sinusukat rin pala natin siya. Okay? And then, yun naman kasi sinatawag natin lateral deformation. Okay? So, yung mga na-discuss natin before is all about axial deformation lang. No? Kung nag-elongate ba or kung nag-shorten yung material once na nag-apply tayo ng axial load P. Pero in reality, meron din siyang effect doon sa lateral dimension. Yun nga yung lateral deformation kung tawagin natin. Okay, so yun ngayon yung main goal na itong ano class, nung Poisson's ratio. No, Poisson's ratio denoted by the Greek letter nu. No, ginagawa niya class is nire-relate niya yung lateral deformation or lateral strain doon sa axial strain na doon sa material na sinubject natin sa axial load P. Okay? So, and i-formally introduce na natin ngayon yung Poisson's ratio. So, sabi dito class, stress applied in one direction causes strain on the transverse axis. Okay, so yun yung nakita natin kanina, no? Nung nag-apply tayo ng axial load P, hindi lang doon sa longitudinal axis ang effect niya. Hindi lang siya basta nag-shorten or nag-elongate. Makikita rin natin doon class na possible na lumaki yung lateral dimension or lumiit na depende doon sa applied load P. Pero kung babalikan rin natin class, ano ba yung relationship ng dalawa? So kung babalikan natin to class, makita mo dito na umiksi siya. Okay, so leliit yung length L niya, leliit. Pero ang effect niya naman dito class is lalaki yung lateral dimension. So, what if naman pag hinila naman natin to class kapag naging axial tensile force to. So, pag hinila natin yan, ang tendency is that mag-elongate siya, pero in return, liliit naman yung lateral dimension niya. Or, in other words, merong negative relationship between dun sa axial doon sa lateral deformation. Negative yung relationship nila. Okay? So, ayan. So, yung definition ng Poisson's ratio rin sabi dito is that it is the ratio between the lateral or the transverse strain and axial strain. Siya yun, yung Poisson's ratio. No? Yun yung binanggit ko kanina. So, kung yun yung formula, yun yung definition niya. So, therefore, yung formula is yun lang din. No? Ratio ng lateral strain doon sa axial strain. Okay, siya na ngayon yung Poisson's ratio. And then, meron dito class na negative sign because yung binanggit ko nga kanina is that yung strain, lateral strain is merong negative relationship doon sa axial strain. Na kapag itong
axial side is nag-elongate, so ang tendency dito liliit yung lateral deformation. Kapag naman lumiliit, no, nagsho-shorten yung material with regards dun sa longitudinal axis, so ang effect naman niya, lumalaki naman yung lateral dimension niya. Okay? Or in symbol, that is negative lateral strain, so epsilon lat over axial strain, so epsilon and then axial. Okay, so marami kang formula dito, class, na ma-encounter pa sa presentation natin, class. Pero ito yung gusto kong i-highlight mo at lagi mo nang tatandaan when it comes sa topic ng Poisson's ratio. Itong formula lang na to, class. Lateral over axial strain. Okay? So, ayan, no? Yung dinidiscuss ko kanina. So, initially, let's say, ito yung initial shape niya, yung darker one. Okay, so ito yung length L niya with respect dun sa longitudinal axis. Tapos ito yung mga lateral dimension niya. So kapag hinila mo siya, okay, subjected siya sa tensile force P. So ang effect is mag-elongate siya. Okay, magkakaroon ng positive value ng axial strain. Okay, kasi lalaki yung yung length niya. Pero in return, so kung ganito siya katangkad before, nung hinila mo siya, ganito na lang siya ngayon. So, therefore, lumiit yung lateral dimension. So, meron ngayon negative lateral strain. Okay? So, once naman ng isang material, sinubject naman natin sa axial load P na compressive load P. So, ang tendency, so initially, ito yung, ano niya, no? Yung darker one. So, umiksi naman siya, no? Dating ganyan siyang kahaba. So, nung kinompress ko, umiksi siya. Nagkaroon ng negative axial strain. But, in return, no, pag kinompress mo, so lalaki naman itong mga lateral dimension. So, that is positive lateral strain. Okay? So, actually, class, hindi lang naman isa-isang side pwede kasi mag-apply na loadings, no? So, possible kasi, let's say ito yun, no? Ito yung figure natin kanina. So, ito yung tinatawag na uniaxial loading na isang side lang nung let's say, nung block natin yung subjected sa force P. Okay? Pero, class, kasi, hindi lang kasi ito yung side. Eh. Paano kung dito nagkaroon din ng, ano, ng loading? So, ano naman ang tawag doon, class? So, meron pa tayo dyan, ayan, no? Tinatawag naman, class, na biaxial loading. So, ibig sabihin that two sides na ngayon is subjected na sa mga axial force P. So, with respect sa X, so dito may PX, with respect sa Y axis, meron naman ditong PY biaxial. And then, lastly, no, ito yung pinaka-complicated, pero actually, hindi talaga siya complicated. Madali lang din to, class. Katulad lang din siya netong una. Okay, so that all sides na ngayon is subjected sa mga force P. So, may PX dito, dito may PY, and then dito may PC. So, ito naman tinatawag na triaxial loading. Okay. So, i-present ko lang muna, class, yung mga formula kasi magkakaiba ng formula yan, class. Depende dun sa kung anong type ng loading. Okay. So, for uniaxial loading, so, the formula is ito. Take note, class, ang goal natin dito is ma-determine natin kung gaano ba nagbago yung lateral side or lateral dimension nung material natin with respect dun sa axial force na in-apply natin. Kasi diba yung axial deformation, kaya na natin siyang ma-solve using yung formula na PL over AE na madaling makuha yung axial deformation. Pero yung effect niya dun sa lateral sides natin is hindi natin siya ma-determine unless alam natin itong Poisson's ratio. Okay? So, ayan. So, yung epekto daw sa Y and then sa say axis, nung force P na in-apply ko along sa X axis is pwedeng isolve using this formula. Now, that the strain in the Y and then strain in the Z axis equals sa negative nu times the stress sa X axis divided by the modulus of elasticity. Okay?
So, present ko lang muna class and then later on is provide ko kung paano nangyaring ganyan using lang yung general formula ng Poisson's ratio na equals sa negative lateral strain over axial strain. Okay, so next is yung biaxial loading. So, ano naman yung mga formulas involved, no? So, let's say meron ng loading sa x-axis and then meron na ring loading sa y-axis. So, para makuha ang total deformation or total strain, is ang gagamitin nating formula is ito. So, para makuha mo yung total strain sa x-axis, so ito na siya. Gagamitin mo na itong formula na ito na 1 over e times stress sa x minus Poisson's ratio times the stress sa y. Kapara naman makuha yung sa y, ito naman yung gagamitin formula. And then sa c, ito naman. Okay, so it's up to you class kung gusto mo kabisaduhin, kung magaling ka magkabisado, or gawin mo na lang yung mamaya ituturo ko class na kung paano silang na-derive. So, ako kasi is hindi ko masyadong ginagamit yung pag-memorize kasi possibly, no, pag tumagal-tagal, mahirap siya matandaan lalo na kung mahirap yung mga terms involved. Okay? And then, lastly, so, triaxial loading. So, ayan. Ayan naman yung mga formula involved. Okay. So, bakit ba nagkaganyan yung mga formula class? So, proceed na siguro tayo ngayon sa ating pagpe-present kung paano silang na-derive. Okay, so let's consider siguro, let's say ito yung figure natin. So, let's say ito yung block. Okay, so ito is for uniaxial. So, define natin yung axis natin. So ito yung x-axis, y-axis, and then z-axis. Okay, so para sa uniaxial, no, ang gawin natin, yung applied force P niyan is along doon sa x-axis. Pwede naman siya maging uniaxial. Let's say, ba, dito sa y-axis, or di kaya sa say axis. Basta isang axis lang yung mayroong loading, yun yung axial siya. Pero para maging madali, consider na lang natin ito. Yun dito sa x-axis. So, let's say, subject siya sa axial tensile force. So, meron din dito sa likod. So, ayan. Px. Okay, no, alam natin class na kapag sinabik natin yung material into a tensile force, ang effect niya is mag-elongate siya, di ba? Along dun sa axis ng force, P. So, kung P along X, so therefore, mag-elongate siya along X. So, define rin natin yung mga, mga dimensions. Okay, so let's say, yun dito, ito yung LX niya. Okay, so yun dito, so, this one is along Z. So, ito pa pangalan na akong LZ. And then, itong vertical side niya is yung LY. Okay. So, unahin natin yung pinaka-common effect niya. So, axial tensile force. So, ito gagamitin ko kulay red glass para mapakita yung deform shape niya na. So, initially ganyan siyang kahaba, di ba? So, mangyayari is, mag-elongate yung further. Okay? So, yung ganitong haba niya, magiging ganito na kahaba. Okay? Pero dahil nga sabi natin class, yung paghaba niya, meron yung negative effect doon sa ating lateral dimension dito sa LZ saka sa LY. So, pag humaba yan, liliit itong mga dimension na to. Okay? So, yung dating LY na ganitong katangkad, so magiging ganito na lang siya. So, drawing ko yan dito. Okay? So, ito na yung isang side.
And then, doon naman sa z-axis, yung LC na yan. So, i-ibli rin siya. So, possibly hanggang, let's say hanggang dito lang yung ano niya, length niya. Magiging ganyan na lang siyang kahaba. Okay. So, ano yung magiging final shape nito, class? So, let's say, try natin. Magiging ganito. So, ayan, no? So, sana nag-gets, class. So, siguro highlight ko lang. No? Bali, yung dating block na ganyan siya kalaki. So, humaba siya, pero ano siya? Humandak siya. Okay, so, ewan ko kung nakatulong ba ito, class. Anyways, ayan na yung kulay. Okay, so, ano yung gusto kong sabihin, class? Diba, ito yung tinatawag natin deformation niya along x, di ba? Kasi ito yung ano, length x eh. Ito yung length x. So, therefore, mag-elongate siya ngayon ng this amount. And then, yung amount na to is masasolve natin using yung formula ng axial deformation na PL over AE. Okay? So, kaya natin ma-define ito, class. No? Kaya natin to ma-define using PL over AE. So, hindi siya problema. So, ano yung problema dito, class? Yung epekto niya dun sa mga lateral dimension. So, yung dating LOI na ganito katangkad, so, lumiit siya. So, yung pagliit niya na sa length LY na yon or yung paglaki, is tinatawag nating deformation doon sa Y axis natin. No? Ito, class, hindi na natin ito masolve using PL over AE. Okay? So, ito yung goal natin kaya lumabas yung Poisson's ratio. And then, yung pagliit din along sa z-axis. So, let's say, iba ito yung ano, total length sa z, LC. So, ngayon, hanggang dito na lang siya. So, inawala, nabawasan siya ng ganitong amount. And then, ito naman yung deformation sa C. Okay, so ibig sabihin, class, kung may deformation at may mga given na length, so kaya natin makuha yung mga strain, di ba? So ito ngayon yung strain sa X, which is equal sa deformation sa X over length ng X. Dito naman, so meron tayong strain sa Y, which is equal sa deformation sa Y over length ng Y. And then dito, meron tayong strain sa C, which is equal sa deformation sa C over length ni C. Okay. So, sa case, so, if we recall, class, di ba yung general formula ng Poisson's ratio, no, denoted by mu is equal sa an, class? Ayan, is, no, that Poisson's ratio is equal sa negative lateral strain over the axial strain. So, paano mo malalaman kung sino yung axial, sino yung lateral? Eh, di ko nasan yung force, di ba? So, kung ito yung force P along X, so therefore, ito yung magiging axial natin. Tapos, the rest na sides is mga lateral sides na sila. Okay? So, kung ito pala yung general formula, class, eh, di, therefore, pwede kong sabihin that the using this diagram, that yung Poisson's ratio is equal siya sa negative. So, yung lateral, ito yung mga lateral, no? So, lateral. So, ito yung axial natin. And then, ito lateral din. Okay, so, let's, ano muna, kunin yung relationship na itong dalawa, nung y saka yung x. Anong relationship nila? So, magiging, ano yan, negative
EY over and epsilon X. Okay, so ito na yung formula class. Ganun lang siyang kabilis. Okay, so yung Poisson's ratio, kung given yan, no, na nakuha na siya, na-determine na siya by experimentation dun sa material. So, alam mo na yung property niya na Poisson's ratio. Tapos, ito is masasolve mo naman, no, using yung ito, PL over A, ito lang X given. So, pag kinuros multiply ko yan, class, so, lalabas is that, EY is equal sa negative nu times epsilon x. And, ayan o, ito na yung formula class. And then, alam natin class na itong epsilon x, masasolve natin yan, di ba? Using yung relationship niya. Yun dun sa ano class, Hooke's law. No, yung relationship ng epsilon sa stress. That yung stress sa x is equal sa E times the strain sa X. Okay, kung nare-recall mo pa yung class. Okay, so ipalit ko yan dito. So, magiging yung strain sa Y equal na siya ngayon sa negative nu times, so ito magiging stress sa X over the modulus of elasticity E. Okay, so papalit ko yan dito. Magiging stress sa X over E. Okay? So, ito na ngayon yung formula class ngayon para masolve yung strain sa Y. Okay? Given yung Poisson's ratio. Given, masasolve yung stress sa X. Paano makuha yun? E di ano? Force sa X over yung cross-sectional area. Diba? Makuha ko itong stress. And then yung E, given property yan ng material. So, makuha mo ni strain sa Y. Pag may strain ka na sa Y, so, may length ka ng Y, eh di makukuha mo na yung deformation sa Y. Makukuha mo na yung, ano niya, yung deformation niya. So, ganun na rin class sa, ano, sa Z. So, dahil yun yung axial to, so, dahil lateral dito, lalabas ganito lang din yung formula. Okay, that yung E as strain sa Z is equal sa negative nu, then stress sa X over E. Okay, lalabas ganyan lang din yung formula niya, class. Pag sinunod natin tong general formula na Poisson's ratio ng lateral over axial. Okay, magiging EZ over EX lang. The same process, same na equation ang lalabas. Okay? So, kung babalikan natin yung presentation natin sa uniaxial. So, eto siya. So, negative nu times stress X over E. Which is the same sa na-derive natin. Okay? So, next is, what if, no, what if may, ano na siya, biaxial loading. Pero class, itong biaxial loading na to, okay, hindi ko na siya i-derive class, doon na agad ako sa pangatlo. Sa triaxial. Para ano, mas, ito kasi yung pinaka-general eh, na what if yung all sides natin, no, is, ano siya, meron na siya mga forces na involved. So, paano nakuha yung mga formula na nandiyan? Okay? So, okay. So, gagamitin ko na ito class ha. So, pag may px, may force ka sa x, edi meron kang strain ex, initial strain ex, and then strain sa ey na masusolve natin using this value equation. And then, yung strain sa z-axis, which is equal dito sa equation na to. Okay, yun ay kung px lang yung involved. What if class, meron ng py? Okay, so let's try natin dito. Paano kapag py na yung, ano, yung force na involved? So, let's say, same drawing. Okay, so ang nangyari is dito naman ang nag-exist naman class is yung PY. Okay, yung axial force naman along sa y-axis. So therefore, ito naman yung magiging axial niya.
yung pag ganito. Tapos, ito naman yung mga lateral niya. Okay, so still, ito pa rin yung Ly, ito yung Lz, and then yung Lx is ito pa rin. Okay, so dun muna tayo sa ano niya, axial effect na itong ano, ng force na involved Py. So, mangyayari, kung ito yung initial length Ly niya, okay, dahil hinila mo siyang paganyan, so nagtetensile siya. So, therefore, mag-elongate itong Ly, di ba? Mag-elongate siya. So, let's say class, mag-elongate siya hanggang dito. Okay? So, hahaba siya. Pero in return class, pag humaba yan, liliit itong mga sides na to. Liliit yan class. So, possibly, hanggang dito na lang siya. Tapos, yung Z niya, let's say, hanggang dito na lang. Okay, class? So, humaba siya dito, pero yung mga lateral dimension niya, umigli. So, pag dinrawing ko yung final state niyan, class, is ganito yun. So, ayan. So, imagine nyo na lang, class, yung drawing ko, ha? Okay, and then dito, ganyan siya. Okay, so gets na siguro yan, no? So, mahaba siya, pero yung mga lateral sides niya umikli, no? Negative relationship. So, ano masasabi natin, class? Kung ito ngayon yung Ly, so therefore, ito ngayon yung deformation sa Y. Okay, so kung may deformation, may Ly, makakakreate tayo ng strain. Pero bago tayo pumasok sa strain class, dahil ito na ngayon yung axial niya with respect dito sa loading Py. So, itong deformation sa Y, masusod ko to using ano, PL over AE. Yung P na to, length na to, over AE, masusod ko to. So, magkakaroon ngayon ako ng strain sa Y-axis. Okay, which is ito na ngayon yung axial ko ngayon. Kasi dyan nag-act yung ano, force P. So, dito class, ito yung Lx ko, initially Lx. Pero umiksi siya, di ba? So, napunta na lang siya dito. So, ito yung Lx ko, pero nag-shorten siya. So, ito ngayon yung deformation along doon sa x-axis. Okay, so may deformation, may Lx, so magkakaroon ng strain sa X, which is ito naman yung lateral strain kung tawagin natin. And then yung lateral strain na to class, hindi na natin siya masosolve, no? Kasi hindi na natin alam itong deformation X natin. Unless, alam mo nga yung formula ng Poisson's ratio. And then dito sa ano, sa Z, so initially yung Z natin is let's say, ayan siya. So, ito yung Lz before, no? Ganyan siyang kahaba. So, okay. Ayan yung Lz before. And then, ano nangyari class? Diba, umikli siya? So, mula dito hanggang dito. Ito ngayon yung deformation along sa Z. Okay, so may Lz, may deformation sa Z. So, therefore, merong strain sa Z-axis, which is, siya ngayon is one of the lateral strain. Okay. So, ayun na. Highlightan ko lang din ito siguro. Okay. So, same formula class ng Poisson's ratio. Madederive na natin yung mga relationship nung mga strains na yan. Okay? So, using the formula ng Poisson ratio equals a negative lateral strain over axial strain. Okay?
So, una class, paano kukunin kaya itong ano, deformation sa x? Edi, i-relate ko siya dun sa axial. Okay, so that nu is equal sa negative. Yung magiging lateral ko is ito namang ex. So, magiging strain sa x over yung axial ko is yung ano naman, itong strain sa y. Magiging strain sa y. So, rewriting this again, so that strain sa x is equal sa negative nu times strain sa y. Okay? And then, finally, paano kukunin itong strain sa y class? So, makukuha natin to doon sa formula ng Hooke's law that stress sa y is equal sa E times strain sa y. So, saan kukunin itong stress sa y? E di doon sa ano? Py divided by itong area na to. So, makukuha ko yung stress. Okay, so therefore, strain sa y can be written as stress sa y over P. Okay, and then simplifying further, ito magiging yung strain sa x is equal sa negative mu times stress sa y divided by P. Okay, so makukuha na natin yung epekto niya dun sa x-axis. Kung nakukuha na yung strain, makukuha ko na itong deformation niya. Yung pag-ikli niya na yan. Okay? So, nakikita mo class dito, pag may force Px, ito yung ano niya. Meron siyang ano, strain Ex. Tapos, kapag yung ginawa ko, nag-apply naman ako ng force along sa Y. So, therefore, meron pa rin strain sa X, pero ito na yung value niya. Okay? So, ano yung gusto kong sabihin, class? Sige nga, class, try lang natin mag-derive sa, ano, sa ano, by axial loading. So, di ba, pag pinag-combine ko to class, pag pinagsama ko yung class, ano magiging effect niya? Hindi mangyari yung parang ganito. Parang nangyari, yung material natin is subjected sa Px. And then, meron din siyang PY. No, pag pinagsama ko yung dalawa kong ginawang ano, solution. Ito, saka ito. Pag pinagsama ko, ganito siya. So, ito ngayon yung, di ba, ano, sinasabi natin by axial. Okay? So, para makuha natin yung total effect dito sa X, paano gagawin? E di, therefore, yung ano dyan, yung EX dyan is equal sa pinagsama, combined effect nung dalawa. No, yung analysis nila 1 by 1. Halimbawa dito, PX alone, so therefore, magkakaroon dito ng strain sa X, di ba? Okay, so gagawin ko ito, ano to? EX total, lalagyan ko ng T para alam natin na total effect siya. Okay, gagawin kasi natin by parts yung analysis. So, at muna, PX alone, so therefore, may makikreate na EX using this formula, no? Madali siya makuha kasi nga may PL over AE, makuha itong deformation, and then LX, makuha ko agad to. So, therefore, lalagay ko siya dito. Strain sa X. And then, dahil may PY, so ano bang effect nito ng PY dun sa X? So, kung kukonsider natin itong figure na to, may effect siya sa X na ganitong amount. Okay? So, pwede ko itong ipalit, or idagdag dito. So, effect nung ano, ito yung effect nung Px, and then plus, dahil may Py, so ang effect ng Py is ito. So, lalagay ko siya. Negative mu times stress sa y, and then divided by E. Okay, ito yung epekto naman ng Py. So, rewriting ngayon itong equation na to, ano magiging, ano na ito, resulta na ito. So, that yung total strain sa X is equal sa saan ba ulit equal itong ano class? Yung strain sa X along PX. Diba, ito yung class. Ayun o, yung strain sa X using yung ano, sa
px, ito siya, stress x over e. So, papalit ko to, ah. So, magiging stress x over e. And then, minus mu, stress naman sa y over e. Okay, so, labas lang na, factor out lang natin yung e. Magiging 1 over e. And then, stress sa x minus mu, and then times stress sa y. So, ito na ngayon yung formula class para sa biaxial loading. Okay, so let's first verify kung correct yan class. Okay, so, ayan o, yung strain sa x is equal sa 1 over e times stress sa x minus mu times the stress sa y, which is the same dito sa ano na provide ko, no, ito. No, pinagsamang epekto lang ng px, ito 'yon, yung una, and then yung epekto ng py sa x, ito naman 'yon. So paano kapag ano, triaxial? Eh di idagdag na lang natin class yung epekto nung yung force doon sa z axis. Okay, so using the same figure class, so sana nandiyan pa kayo. Sana nagigets niyo class. So using the same figure, ang gawin naman natin, mag-apply naman tayo ng loading sa ano, sa z. So kung marerecall mo, ito yung axis natin. X, y, z. So ito yung z. So pag ganito naman. So pz and then pz. Okay, so ang tendency class, so di ba ito yung length, say ito yung length x, di ba, length x, length say, saka ito yung length y. So pag hinila ko yung ganyang class, so mag-elongate itong z dimension, di ba? So, tendency magiging ganyan siyang kahaba. Oops, na sobrang. Okay na yan. So, mag-elongate siya. And then, sabi natin, itong y dimension, lelet siya. Okay? And then, itong x dimension is lelet din siya. Okay, so, yung final configuration ng plus is pa ganito. Okay. So, wait lang ah. Napahaba eh. Okay, initially ganyan lang yung block natin, no? Nung hinila mo, humaba along z pero nagliitan yung mga lateral dimensions niya. Okay. So, bigyan ulit natin ng mga relationship, no? So, kung ito yung LZ, so therefore, ito yung deformation sa Z na masasolve natin using PL over AE, no? Yung P sa Z, length ng Z over AE. So, masasolve natin yung deformation sa Z. Wherein, pag may deformation na tayo sa Z, therefore, masasolve na natin yung strain sa Z equal sa deformation sa Z over length ni Z. Okay, and then ito nga yung tinatawag natin axial side natin, no? Yung dito kasi nandiyan yung ano, force P. So sa y, nasaan yung y? So dito sa likod, no. Ito na lang. So initially, ito yung LY, yung total height. Ngayon pumandak siya, lumet siya. So therefore, yung pagliit na yun, ito naman yung deformation sa y. So may deformation LY, so meron akong EY. And then, hindi ko masasolve ulit yan class, di ba? So, therefore, ito is yung lateral, under siya ng lateral strain, yung epsilon y. And then, doon sa x, so, saan yung x class? So, di ba ito yung total length ng x? So, ito yun sa baba. So, yung total length along x, pero dahil lumit siya, so therefore, ito yung
deformation sa x. Pag may deformation sa x, may length x, so therefore merong strain sa x, which is hindi ulit natin siya masasolve. So ito is under ng lateral strain. Okay? So, ayun, no? Kung feeling mo mahirap mag-derive class, edi pwede naman kabisaduhin mo na lang. Pero ako talaga class, madali lang naman ito i-derive class, but once na nagawa mo na siya ng paulit-ulit. No, mahirap lang siya sa umpisa, no? Kasi kailangan ma-imagine mo. Pero pag once na alam mo na yung concept, no, yung na-imagine mo na kung paano nag-behave material, so madali lang siyang i-derive. Okay, so balikan natin that yung Poisson ratio is equal sa negative lat over axial strain. Okay, so if you are going to solve for the strain x, edi gamitin natin itong formula na to, so that mu is equal sa negative, so dahil lateral ito with respect sa force PC, so magiging negative epsilon x over epsilon z. Ito na ngayon yung axial niya. Okay, so solving for epsilon or strain sa x, so that is equal sa negative mu times epsilon z. And then same lang ulit na class, no? Na itong epsilon c, masolve natin using yung Hooke's law. That stress sa c is equal sa E times strain sa c. So that strain sa c is equal sa stress sa c over E. Yung stress sa c, makukuha natin to using edi force sa c over area dito, perpendicular sa kanya. Okay, so therefore, yung strain sa x can be solved using negative mu times stress sa say over p. Okay? Okay, ito na yung formula. Kapag ang force acting is nasa say lang. So, paano kapag triaxial? So, for triaxial. So, ang gagawin natin class, iko-combine lang natin yung mga epekto nung mga nasolve natin na one by one. No, 'di ba inisa-isa natin. So yung triaxial, so therefore loaded na siya in all direction. So PX and then ito PY. Yan dito meron na rin, no. PC. Okay? So ang gagawin natin kung halimbawa ang tinatanong is yung ano, strain sa X. So, para makuha yung total strain sa x, edi kukunin natin yung strain niya using yung ano, yung force px alone. So, strain ng x using yung ano, considering yung force px plus yung strain sa x considering yung force naman sa py. And then plus yung strain sa x considering naman yung force sa z. Okay? So, babalikan natin yung class, no? So, ano ba yung strain ng x with regards dun sa force px? So, di ba ito yun? Px. So, para makuha yung strain dyan, asa na yun? Ito class. Nagagamit lang tayo ng basic Hooke's law, no? So, may stress sa x kasi px over area. So, may E. So, masolve natin yung strain. So, that strain is equal sa stress sa x over E. No? Papalit ko yun dito ngayon. So, ito magiging stress sa x over E. And then, plus, ito namang strain sa x considering yung force py naman. So, that is itong pangalawang figure, di ba? So, py. So, nasolve natin dyan, class. Yung relationship ng Ex sa py is negative mu times stress sa y over e. So, papalit ko yan dito, class. Negative mu stress sa y over e. And then, finally, itong strain sa x considering yung force along z. So, that is yung huli nating ginawa, di ba? Ito. So, considering ito, nakita natin that yung effect niya dun sa x is ito.
negative nu times stress sa A over E. So, papalit ko yan. So, magiging negative nu times stress sa A and then over E. So, ito na ngayon yung total strain sa X. Yung baling pinagsama-samang effect ng lahat ng forces along X. So, therefore, makukuha na natin yung ano final deformation niya pag meron na tayong total strain. So, simplifying further, magiging labas ko yung E sa magiging 1 over E and then stress sa X minus, so ito factor out ko yung B or yung nu, rather nu then times sigma Y plus sigma C. Okay, so habit nyo na ba class yung ano? Check natin class na kung habit nyo na yung formula para sa triaxial loading. Okay, so, ayan. So, 1 over E stress sa X minus nu stress sa Y and then plus stress sa C. So, makikita mo class may pattern na, no? Para sa strain naman sa Y, kung gusto mo masolve yan, edi ano naman? 1 over E, magiging Y naman to and then dito naman yung X sa C. Kung Z naman, so dito naman yung C, dito matitira yung X sa Y. Okay, so it's up to you class kung gusto mong consider na lang yung i-memorize yung formula or i-derive siya. So, ayun. So, sa next video class, solve naman tayo ng practice naman natin paano mag-solve ng mga problems related sa Poisson ratio. So, ayun class. So, reviewin nyo muna ito class. So, hanggang dyan na lang muna. So, thank you guys and God bless.